Hindi makapaniwala si Kang na ganito kalakas ang goblin. Lord na kaharap niya ngayon. Sa isang atake lamang, nagawa nitong wasakin ang mga bagay-bagay na nasa paligid nila. Mabuti na lang at nakagamit si Kang ng skill na sliding, at nagawa niyang umiwas sa tamang oras. Agad siyang nakalayo at nakaiwas sa siguradong kapahamakan. Pasalamat siya sa skill na ito dahil kung hindi, siguradong may kalalagyan siya. Hindi makapaniwala ang multo at si Kang kung gaano kalakas ang atake ng Goblin Lord sa kanila. Parang nalusaw ang mga bagay na dinaanan ng kapangyarihang ito. Bigla namang napatingin si Kang sa kanyang kalabang monster, dahil mukhang magsisimulang umatake na naman ito. Kahit nakaupo, nagagawa ng Goblin Lord na buhatin ang napakalaking espada nito. Inangat na niya ito at nagsimula na naman siyang atakihin si Kang Taesan. Batid ni Kang na mahihirapan siyang makaiwas kung gagamitin ulit nito ang skill na ginamit niya kanina sa pag-atake. Kaya dali-dali nang sumugod si Kang papunta sa Goblin Lord. Nagawa ni Kang napigilan ang paggamit ng skill ng Goblin Lord. Nagharap ang kanilang mga sandata sa unang pagkakataon. Gayunpaman, hindi natatag ang halimaw sa ginagawang pang-pressure ni Kang Taesan. Muli niyang pinaramdam ang kanyang lakas sa ating bida. Nagulat naman si Kang sa taglay na lakas ng kalabang kaharap niya. Hindi niya alam kung saan humuhugot ng lakas ang halimaw na ito na kahit nakaupo ay nagagawa siyang idumina. Sa lakas ng Goblin Lord, nagawa niyang paatrasin si Kang sa sagupaan nilang dalawa. Wala nang nagawa si Kang sa atake na ginawa sa kanya. Malayo-layo rin ang tinalsik ni Kang sa sagupan nilang iyon. Kailangan niyang gamitin ang espada niya para lang makontra ang puwersang nagpatalsik sa kanya. Ang strength stat niya ngayon ay umabot na sa 37 at kung nasa easy mode siya, kakayanin na ng stat na ito na talunin ang 50 palapag ng walang kahirap-hirap. Gayunpaman, hindi pa rin niya magawang tapatan ang lakas ng Goblin Lord na bukod sa matanda na ay nakaupo lang. Pati ang multo ay hindi makapaniwala sa taglay na lakas ng kalaban ni Kang. Sa nangyaring pagkakatalsik ni Kang, nakabuelo na naman ang Goblin Lord para umatake ng long-range attack. Inangat niya ang kanyang sandata upang maka-atake kay Kang. Naisip naman ni Kang na dahil may malaking sandata ang kalaban niya, siguradong malaki ang advantage niya sa close combat na labanan. Dali-dali nang sumugod si Kang sa kalaban bago pa man ito mabato ang kanyang skill. Ginamit niya ang kanyang advantage sa bilis para agarang makadikit dito. Pinuri siya ng Goblin Lord sa naisip niyang estratehiya at sa angking bilis. Pero hindi lamang ito ang unang pagkakataon na may sumubok sa kanya ng ganitong klase ng pag-atake. Iniba niya ang posisyon ng pagkahawak niya sa kanyang espada at madiin ipinukpok sa mukha ni Kang ang dulo ng hawakan nito. Ginamit ni Hage Hawa ang skill na strong attack, binalak naman itong kontrahin ni Kang gamit ang skill na slide pero nahuli na siya sa paggamit nito. Napangiti na lang siya at hinanda ang sarili sa pinsalang tatanggapin niya. Direktang tinamaan si Kang ng skill ni Hage Hawa. Sinalo ng mukha niya ang napakalakas na atake na ito. Halos mawala ng malay si Kang sa atake na ito, at dahil isa itong intense blow, babagal ang kanyang mga pagkilos sa loob ng 10 segundo. Nagawa namang pigilan ni Kang ang tuluyang pagbagsak. Pero ngayon, mas naharap siya sa malaking peligro. Hindi na niya magagawang umatras o umiwas sa lagay na ito, at kailangan niyang tiisin ito sa loob ng 10 segundo. Medyo nakakaramdam ng pagkahilo si Kang at nakakasigurado siyang hindi niya masasabayan ang mga atake ng Goblin Lord. Sa kanyang desperasyon, ginamit niya ang skill na counter para kahit papaano ay makasabay kay Hage Hawa. Napangiti naman si Hage Hawa sa pinamalas na determinasyon ni Kang. Meron pang 5 segundo na nalalabi hanggang sa makabalik ang normal na status ni Kang. Muling nagpakawala ng atake ang Goblin Lord, pero nagawa itong ilaga ni Kang Taesan kahit papaano. Ngunit dahil pilit ang ginawa niyang ito, nawala siya sa balance at tuluyang natumba. Meron pang nalalabing 3 segundo, pero nakahiga na si Kang sa harap ni Hage Hawa. Mukhang nalalagay na sa alanganin si Kang. Muli nang umatake si Hage Hawa para tapusin ang laban nila. Mabuti na lang at nagawa ni Kang ang skill niyang slide, at nakaiwas siya sa pamamagitan ng paggulong papalayo rito. Gayunpaman, hindi pa rin niya nagawang iwasan ang ilan sa mga ataking ginawa sa kanya ng Goblin Lord. Nagtamo siya ng malaking damage. Ngayong natapos na ang debuff niya, lumayo muna si Kang para makapag-isip ng bagong estratehiya.
Sa likuran siya ni Hedge Hawa pumunta, sa pagbabaka sakaling mahirapan itong atakihin siya sa pwestong ito. Naghahabol si Kang ng kanyang hininga sa nangyaring sagupaan nilang iyon. Pinagsasabihan naman siya ng multo na hindi niya kaya ang kalaban niyang ito ngayon. Makabubuti munang umalis sa lugar na ito at umiwas. Saka na lang siya babalik kung malakas na siya. Gayunpaman, buo pa rin ang loob ni Kang at balak niyang tapusin ang laban nilang ito. Hindi naman makapaniwala ang multo sa pinapakitang katigasan ng ulo ni Kang. Hindi niya mawari kung matapang lang talaga ito o nasobrahan na sa tiwala sa sarili. Muli niyang pinagalitan si Kang na nakaluhod pa rin sa sahig. Pinaalala niya na ang isang Lord Monster ay hindi mo kayang talunin kung nasa ikatlong palapag ka pa lamang ng labirinth. Magagawa pa naman niya itong balikan, kaya anong saysay kung isusugal niya ang buhay niya sa alanganing labang ito. Sinabi naman ni Kang na sa oras na takasan niya ito, siguradong liliit na ang ibibigay na reward nito sa oras na balikan niya ito. Matagal na niyang alam na ganito ang sistema sa loob ng labirinth. Pwedeng magpabalik-balik ang mga players sa mga palapag, pero kung sila ay pupunta sa palapag na mas mahina, liliit din ang mga rewards na ibibigay nito sa kanila. Maski ang experience at gold ay maliit ang ililiit at halos 8% ang mawawala. Kaya kung gusto niyang masulit ang rewards sa palapag na ito, kailangan niyang talunin ang kalaban na nasa harapan niya kahit gaano pa ito kahirap. Walang nagawa ang mga payo ng multo kay Kang dahil ngayon ay magsisimula na naman siyang sumugod. Gulat na gulat ang multo sa mga inaasal ni Kang dahil hindi ito ang karakter niya. Mula pa nang magkita sila, alam niyang maingat na tao si Kang Taesan. Kaya hindi siya makapaniwala na bigla na lang itong naging arrogante at padalos-dalos. Hindi naman lubos maunawaan ni Kang ang mga sinasabi ng multo sa kanya. Muli niyang pinaliwanag at nilinaw sa multo na hindi siya naghahapit sa mga rewards at nagpapalakas para maging ligtas siya. Ginawa niya ang lahat ng iyon para sa pagkakataong ganito. Ginawa niya iyon para kung malagay siya sa mahirap na pagsubok, handa siyang harapin ito. Muli nang tumayo si Kang. Alam niya sa sarili niya na hindi survival ang tema ng labyrinth na ito, kundi pagharap sa mga delikadong pagsubok. Tiwala siya sa sarili niya na nagawa na niya ang lahat ng makakaya niya upang malagpasan ang pagsubok na ito. Dahil sa pinamalas na determinasyon ni Kang Taesan, biniyayaan siya ng system. Ang lahat ng stats niya ay tumaas kasabay ng pagtaas ng fighting spirit niya. Nagkaroon din siya ng mga matangkayang alamin ang kahinaan ng kalaban. Wala talagang makakatalo sa kapangyarihan ng plot armor. Alam niyang imposibleng ilagay ang boss na ito sa ganitong palapag kung hindi mo ito kayang talunin. Kaya't humanap siya ng paraan kung paano matatalo ito o anong kahinaan nito. Napansin niyang hindi tumatayo sa upuan ang kalaban niya. Laking gulat ng dalawa na kulang pala ng isang paa ang Goblin Lord. Kanina ka pa nakikipagbugbugan dyan, ngayon mo lang napansin. Ngayon nalaman na niyang hindi ito makakaalis sa pwesto niya, mas lalong lumakas ang kumpiyansa niyang matatalo niya ito. Natuwa naman si Hedge Hawa sa pinapakitang determinasyon ni Kang Taesan, at nangako itong mas seseryosohin niya pa ang laban. Tinanong niya si Kang kung anong klaseng pag-atake ang gagawin nito sa kanya. Ginamit naman ni Kang ang skill niyang apnea, at sinuntok ang pader upang gumuho ang mga bato pabagsak kay Hedge Hawa. Pinaghihiwa naman ito ng Goblin Lord, pero naging hadlang ito sa pag-inig niya. Pinuri niya si Kang sa naisip nitong ideya. Ganun pa man, hindi lang siya ang mahihirapan sa ginawang ito ni Kang dahil maging siya ay maapektuhan nito. Nilabas naman ni Kang ang isa sa mga wand niya at ginamit ang skill nitong Confusion. Bahagyang natigilan ang Goblin Lord sa ginawang ito ni Kang. Sinundan niya pa ito ng pagcast ng Fire Skill at pagbato ng mga palaso. Hindi naman tumalab ang skill na Confusion kay Hedge Hawa dahil mala Professor X siya. Sinabi niya kay Kang na hindi sapat ang mga ito para matalo siya, kasabay ng pagwaswas ng kanyang skill para masalag ang mga apoy at palasong paparating sa kanya. Bigla naman siyang nagulat nang magawa siyang saksakin ni Kang mula sa likuran. Di niya inaasahan na magagawang iwasan ni Kang ang mga naglalakihang mga bato na babagsak sa kanya papalapit dito. Walang kahit anumang bagay ang makakapigil kay Kang sa mga plano niya. Ginamit niya ang skill na Force Duel pero sa halip na puwersahang makalaban si Hedge Hawa, ay napatalsik niya ito. Tuwang-tuwa naman si Hedge Hawa sa pinamalas ni Kang Taesan. Masayang-masaya siya na kagaya ni Kang ang huli niyang makakalaban.